Ano ang ginagawa mo sa mga pagkakataong hindi mo maintindihan ang mga nangyayari sa iyong buhay? Purihin ang Diyos sa papatapos ng buwan ng Setyembre. Pasalamatan natin siya sa lahat ng kaganapan sa buong buwan. Masaya man ito o malungkot, naging matagumpay man tayo o bigo, dahil nananalig tayo na lahat ng pinahihintulutan ng Diyos na mangyari ay para sa ating kabutihan at may araw na nais ituro sa atin. Ginugunita din natin sa araw na ito si San Jeronimo, pari at pantas ng simbahan. Siya ang nagpaalala sa atin na ignorance of scriptures is ignorance of Christ. Kaya hilingin natin ang kanyang tulong panalangin na lumago sa pagkakilala sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pag-aaral at pagninilay ng kanyang salita. Magkaroon nawa tayo ng personal at totoong pakikipag-ugnayan sa kanya at may sa buhay ang kanyang mga turo sa tulong ng banal na Espiritu. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul. May aral tungkol sa tamang pagtanggap ng mga paghihirap sa buhay, ang mabuting balita ngayon. Nang lubos na nagtataka ang lahat dahil sa mga ginagawa ni Jesus, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Itanim ninyong mabuti sa inyong pandinig ang mga katagakong ito. Ibibigay ang anak ng tao sa kamay ng mga tao." Hindi nila naintindihan ang pahayag na ito at nalingid ito sa kanila upang hindi nila maunawaan. At takot naman silang magtanong sa kanya tungkol sa pahayag na ito. Magandang araw mga kapanalig, Brother Vince po ng Society of St. Paul. Taong 2012 po, bago ako pumasok sa seminaryo, in-interview po ako ng isang obispo. Matapos mag-usap, pinaalalahanan niya ako ng ganito, "Vince, hindi langit ang seminaryo, kung minsan dun mo pa makakasalamuha ang mga taong hindi mo inaasahan." Bago ko pumasok, baon ko lamang ang mga salita niya sa aking puso't isipan. Pero habang tumatagal po ako sa loob, dumadami ang mga nakikilala at mga karanasan. Lagi kong naalala yung sinasabi ni Bishop. Masasabi ko na naintindihan ko na siya matapos ang halos 11 years ko na pananatili sa loob ng seminaryo. At tiyak kong maaring higit pa sa mga susunod na taon. Sa ating mabuting balita, mahalintulad ko ang aking karanasan sa nangyari sa mga apostol ng ating Panginoong Jesus. Masaya sila dahil yes, kung minsan may mga tagpong mistulang bigo sila, pero gagawa ng milagro si Jesus. Nagpapagaling, nagpapakain ng marami, bumubuhay ng patay, nagpapaalis ng mga demonyo at iba pa. Mula kabiguan, may tagumpay dahil may Jesus. Pero ngayon, hindi nila maintindihan pang lubos. Kaya't sinasabi niyang mamamatay siya at maghihirap sa kamay ng mga namumuno. Hindi po nila yung lubos na maintindihan. Valid naman yung mga sentiments ng mga apostol. Gayunpaman, nais sa ating ituro ni Jesus na bagamat laging may tagumpay sa piling niya, huwag nating kalimutan ang krus ng paghihirap at pagkamatay. Maganda po ang tinuran ni Venerable Fulton Sheen. Sabi niya, "It is part of the discipline of God to make His loved ones perfect through trial and suffering. Only by carrying the cross can one reach the resurrection." Mga kapanalig, sa mga pagkakataon hindi natin maintindihan ang mga tao, hindi natin maintindihan ang sitwasyon, mistulang talo at bigo tayo, manatili naman tayong matatag sa pag-asa at pananampalatayang mayroong Jesus na maghahatid sa atin ng tagumpay. Mga kapanalig, support Paul Lines Online Ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang,
buhay na walang hanggan, kapiling ng Diyos, laging hangarin. Upang paglalakbay natin sa mundo'y maging makabuluhan at mabunga tungo sa buhay na inaasam natin.